binuhos ng pamahalaan ang atensyon at budget sa panghuhuli sa maliliit na nagtutulak sa kanto-kanto. Napabayaan tuloy ang ibang aspeto ng kampanya. Dahil dito, nirerekomenda ko na ilipat sa Dangerous Drugs Board ang chairmanship ng ICAD. Ang DDB ang mas may kakayahang magplano ng pangkalahatang mga programa kung saan tutulong ang bawat miyembro ng ICAD. Kung sila ang pinuno ng ICAD, magiging mas balanse ang kampanya at lahat ng aspeto ay matutugunan. Maikli man ang ating panahon sa ICAD, nakita natin na ang tunay na kailangan nito ay mas malawak na perspektibo at mas strategic na pamumuno. Higit sa lahat, kailangan tutukan ng presidente ang bawat aspeto ng kampanya. Mas makakabuelo ang ICAD sa mga tungkulin at rekomendasyon nito kung buo ang suporta ng kanilang boss, ang Pangulo. Yung DDB kasi siya yung policy making, siya yung opisina na merong partisipasyon sa buong aspeto ng kampanya. Siya yung gumagawa ng mga pulisiya, siya yung gumagawa ng nagbibigay ng direksyon. Pag PDEA kasi law enforcement. Yun siguro yung isang failure ng ICAD dahil yung chairmanship niya binigay sa PDEA. Talagang yung pagka-lopsided in favor of enforcement napakalaki. Kung DDB, ang tingin namin mas yung perspektibo mas malawak, mas strategic yung pagplano ng mga programa. At ito galing din sa karanasan ko sa pakikipag-ugnayan sa PDEA at sa DDB. Yung DDB talaga yung mas may capacity. Mas may capacity na mag-lead ng kampanya na sinisiguro na yung lahat na aspeto binibigyan ng atensyon. Pag tiningnan natin yung responsibilities ng PDEA sa DDB, makikita natin na yung PDEA talaga mas enforcement. Yung DDB, kabahagi siya ng halos lahat na aspeto ng kampanya. Gaya ng sabi ko, isa sa pinaka nakita ko talagang opisina na may capacity yung DDB. Unang-una, yung buong kampanya naka-anchor siya sa Philippine Anti-Drug Strategy. At yung Philippine Anti-Drug Strategy, yung DDB yung namuno nito. Yung DDB yung kausap ng halos lahat na ahensya, nakabahagi ng ICAD. At halos lahat na ahensya na may programa patungkol sa kampanya laban sa illegal na droga. Yung aking paniniwala, kung sila yung mamumuno, masisiguro na hindi lang enforcement yung nabibigyan ng atensyon, pero lalong-lalo na yung prevention, lalong-lalo na yung advocacy, pati justice, pati rehabilitation, saka reintegration.